Walang benta eh. Walang benta. Ha? Ano yun? All data RGB and Vulkan. 60 pieces. $1. 61 pieces. $2. Ano yun? 59? 61 pesos. Magkano yun? Times $1. Okay, 57 times 61. 3,417? Level 2. DDR5 RAMs. Meron siya namin ginawa before. This program is exclusive for all new Visa dealers only. There are two target levels and each target level has rebate amount. One memory kit, one PC. Ano yun? All data RGB and Vulkan. Hello. Hello. Asan yung ano? Wala naman silang sinend na ano eh. 3,400. Ay! Naka-live na pala ako. Kamuti. Yan. Hello guys. Good afternoon. Sorry. Naka-live na pala ako. Hindi ko napansin. Naka-click ko na nga pala yung live. Okay, so we have a job today. This is Peter Pierre History from via LBC from San Ito Bebe nakalagay via LBC. So number 1513. So via LBC. Yeah. So with DIY field history na naman. Yeah, so DIY field history. Okay, so this show ko lang sa inyo ano ba yung mga DIY fields. So sira-sira yung mga ano nag-DIY, naglagay ng thermal paste. So nagana ko sa pakita natin. So ito po yung ating repair. So actually may mga na-repair na akong ganito. Tapos ang ginawa dito guys, ayan, dahil ang error po nito ay PCIe. Please power down and connect PCIe power supply. Yan, pisyo. So, ang ginawa, hininang-hinang guys yung tikuran. Yan, kung mapapansin nyo. So, tas dito, walang display na dumating sa akin. Damage yung IC na to. This is a PEX reset IC, I think. Pero I'm not sure. Mukha lang PEX reset IC yata. So, damage siya. Nakaangati na mga yata ng screw. So, ngayon may display na ito. So, pakita ko sa inyo yung error. Ganito yung error niya. So, pakita natin. Ayan. So, pag pinawal on natin siya, ganito yung error na labas. Ito yung main problem. Okay? Oops, saksak muna natin yung ano. Okay? So, nilive ko na lang sa Facebook kasi... Actually, meron na ako na ito sa YouTube. Meron na tayong play on YouTube. Okay? Ito yung problem niya. So, lagyan natin ng heatsink. Ayan. Pampa-cool down. Ayan. So, ayan, nakalagay dyan. Please power down and connect the PCIe power cables for this graphic card. So, yan po ang error. Okay. So, siyempre, na-DIY field na siya ng mga nag-repairs at sinaray na siya. So, ngayon, i-execute natin siya ng repairs. Papakita ko sa inyo. So, dalawang scenario ito, guys. This is a 1.8 volt section. Dahil ito NVIDIA, 1.8 po yung ano niya. So,
So, patayin ko pala, nakasalad sticker. Ayan. So, 1.8 yun. So, ang issue nyan is, dalawa lang ang issue nyan, guys. Dito, kasi this is a PCIe na tinatawag. Ito, nakasensor yan papunta dito sa kabila. Pero hindi ko alam kung nasan dito. Pero nakapag-repair na ako, guys. Ganito. Alam ko, nilive ko rin yun sa cellphone eh. Baya na. So, yun yung ating susolusyonan. Ngayon, I think by schematic naman siguro tong ano na to. So, share natin. Sulok tayo ng screen. So, I think by schematic ako nito. So, hanap tayo. I think this is RTX. Yun yung next repair natin kanina. Ayun yung nakaraang repair. Okay. So, okay, where are you? Over here. So, ang version natin, ang nire-refer natin ay this is Asus 1060. Asus 1060, tama. 1060, 6GB. I think, o 3GB. Nabura na po ta. Nabura na po yung ano nito eh. So, yun yung error na nakalagay. 1060, 6GB. Yun niya. Please connect the PCIe. So, yun yung problem niya. Ano? Stress test mo na. Temperature? 67? Okay. So, yun yung ating ni-repair. So, may ni-repair tayo na Asus RTX 2070. 8GB. Yan. So, problem naman nun ay shortage yung 5 volts rail. Yan. Shortage yung hindi kapasitor sa pinalitan. So, okay na. So, itong repair na to guys. Ito ang next natin. So, ang mayroon ditong serial sa model, CG410. CG410. CG14P3, tama ba? Ah, hindi. So, CG43, 410. So, yan yun. Ah, so, meron dito guys, 6GB. So, baka ito. So, tingnan natin. Open natin. So, world view. Nakashare naman ang ating screen. Yan, nakashared. Yan, so, ito siya. I think parehas yata guys. Ah, okay. So, ito yung repair natin. So, as you can see, yun yung problem nito. Bali, yung tinamaan kanina ay nasan yun? So, dito sa may tapat dito yun. Dito yun eh. Okay, dito sa banda. Dito. Ito. Ito yung tama kanina. So, this is yung BDD. So, power good. So, yung output niya ay pin number 4. So, kaya ito papunta? Ah, papunta. Ah, ground. Yan, papunta siya ng PWM. So, ito yung problem niya kanina. Punta siya ng PWM. Yan. Ah. Yan, papunta dito. Ah, may ano pala siya, guys. Connected din siya dito. Supply ito naman, papunta ng... Kaya ito. So, I don't know. Basta, this is a PEX. Supply for PEX siguro, yan. Yan, sa PEX supply. So, kanina kasi, no display siya. Yan yung ni-repair ko. So, hindi ko na pinakita. Ngayon, ito na yung main event. So, yung PCIe, please power down. Okay. So, hanapin natin ngayon yung nasa likod na resistor. Actually, hindi ko alam yun, guys, kung saan yun. But, we try. This is a 1.8 volts resistor. Yan. Yun ang supply nun. So, i-analyze natin guys. Andito lang yung sa likod kasi yun ang GPU chip. Kasi yung error na yun, ayun yun. 1.8 supply po yun. So, malimit nandito siya sa may banda dito. Pero ngayon ay wala. So, hanapin po natin. So, lumalabas naman yun eh. 1.8 yun. So, lampasan yun. Ito yata. Baka ito. 1.8. So, I'm not sure kung ito yon. So, check natin. Punta sa kabila. Okay, dumaan siya ng GPU chip. Ayan. I think connected yun dito, guys, sa area na to. Subukan natin. Aha. So, connected yun dito eh. Ayan, detect. Check na sa kabila kung nandun. So, wala. So, check natin yung ibang pins. Dito lang yung nakakonect, guys eh. Pin number 2, ground. So, yung pin number 1. So, detect. Hanapin natin. Connected yun dun eh. Okay, punta tayo sa kabila. Oops, wala.
So, tiyaga lang maghanap. So, ayan. So, may resistor pa dito. So, this is resistor. Ayan. So, may resistor dito. What's that? Okay. So, wala. Aha. So, what's that? This is pextitate. So, pasan to. Ayun. So, meron dito. Ito yon. So, mayroon tayong connected dito. This is 12 volts. So, 12 volts. Ayan. So, papunta siya dito. Hindi ko makuha, guys, eh. Alam ko nandito yun, eh. 1.8 volts. Saan ba yun? Dito. 1.8. So, napakahirap hanapin, guys. Hanapin natin dito. 1.8. Dito. 1.8. Yan. Medyo maano ito, guys. Lumang version ng video card. Kaya medyo mahirap. 1.8 volts on. So, nandito siya nakasign sa taas. Oh, dumaan siya ng chip. Sa kabila. Ayan. So, nandito. Ito, guys. May 1.8 dito. So, baka ito yun. So, check natin. So, ito lang yung ano eh. Kasi this is a ground. So, 1.8. Ayan. Tapos, titingnan natin siya dito. So, mayroon ditong puro capacitor na to. So, hanapin natin dito. Ayun, 1.8 mods PREP. Ayan. So, andito lang yun, guys, eh. Lampasan yun, 1.8 yun. What's that? Okay, hindi yan. So, 1.8 yun, guys. So, medyo mahirap, pero dahil ibang version na naman itong nire-repair natin kasi yung nire-repair ko ay 1650 DDR6. So, this is not a DDR6. Ayan. Not DDR6 itong nire-repair natin kaya medyo bago na naman sa ating panlasa. Ayan. So, tingnan ko lang dito, guys. So, mas mabilis yata dito sa microscope. Ayan. So, ito lang, guys, ang natatangi na may liban na resistor. Itong ito. Yan, dalawa na to at saka ito. Yan, yung move. So, titingnan natin kung lumiban yung 1.8 volts dito. Kasi ito lang yun eh. The rest kasi may grounds na eh. Okay. So, ito naman. So, ito, PPDDQ. Tingnan natin itong tatlo na to. Ito. Yan, so, check natin yan. Okay, so let's try. Ayan. Kailangan lumiban kasi 1.8. Pag lumiban yan, guys, so punta na tayo dun sa PCIe device. So, pakita ko sa inyo. Ayan, guys. So, unang check natin ito. Ito, okay. So, dalawa yan. Mabilisan lang. So, yan ay katabi. Ah, ano ba yan? RT 628. So, ito, 628 na to available. Ah, okay. Tapos, so, ito, so, ito lang, guys, pala ang available. Itong dalawa na to. Ito, at saka ito. So, yan lang yung available. So, titignan natin, guys. So, check natin kung lumampas lang. Okay. So, punta tayo ng microscope. Yan. Yan. Ito lang dalawa, guys, ang available dito na nasa loob ng economic zone. Ah, economic zone. So, hindi ko alam itong mga to. Subukan natin. So, let's try. Yan. So, check nyo na lang yung ating so, check natin, guys. So, let's power on. Okay, what's that? This is, so, walang supply, kabila. Wala, kabila. Mabilisan lang. Wala, wala. So, wala. Wala. So, ito, 1 volts.
and this is 1 volts, and this is 1.8, and this is 1.8. Okay, so yun lang yung available na ating 1.8 volts. So dito, sa baba area, kasama na natin, wala, 1.5, okay, 1.5. Okay, so power turn off, so available natin yung nasa taas, ito. So, screen, share, okay. So, ang available natin ay yung nasa taas lang. Nasaan na ba yun? Wala na pati ako. Ito lang to. So, yun ang aalamin natin kung saan ito nakakonect. Oh, no. Punta siya dito. Oh, wait lang. Balik ulit tayo. Saan to galing? Sa 1.8 volts. I think, ano yun? Kasi meron siyang coil. Coil ito eh. So, ito yung output niyan possible. So, dito sa kabila. So, medyo mahirap lang siya guys. But, we try. So, we try the best option. Okay. So, dito sa taas, meron ditong PR na pinakamalaki. Meron ditong resistor. May laman ito, may laman. Okay. Saan kaya ito papunta? So, I think... Kasi dito lang yan guys eh. Ito yung connection. So, susundan lang natin yan. Pwede yan dito. This is a 12. Okay, this is a detect. So, ito yung detect. So, kailangan nito may detect dito. Kasi ito yung ating pumasok ito. So, yung pumasok. So, dito kasi may detect. So, ito tingnan natin tong resistor na to. Baka di. Kasi ito yung ano guys eh. Detect. Nakalagay naman siya eh. Detect. DI. Detect ba yan? Kasi ito yung detect eh. Pin number to. Yan. PX6DT. Detect. I think dito. Try natin kung open yung resistor na to. May resistor. Okay. Kasi yun yung problem niya eh. Okay. So ito yun. Pasok tayo dun. So, microscope. Dito tayo. Kung ano yun na DIY failure. Oops! May missing. So, may missing tayo dito, guys. Resistor. Ayan. So, may missing tayo pala dito, guys. So, baka ito yung problem. So, na DIY. Okay? So, let's try. Try natin to. May missing siya, guys. Sana ito na yun. Mabukan natin. Ano bang resistor to? So, this is... Oh, 0 ohms lang ito, guys. This is a 0 ohms resistor. So, hanap tayo ng ano, resistor. 0 ohms lang siya. So, yun ang possible missing. So, hanap tayo ng ano. Madali lang humanap ng resistor, guys. So, turuan ko kayo, guys, kung paano maghanap ng resistor. Actually, yung pinakamabilis at kabisado ko is... 12 dahil yun, guys, ay ano lang naman siya, sa ground siya. Detect yun, detect. Yan. Yan. Pwede tayong kumuha sa ano. Actually, nakuha ko is sa SOTAC, eh. Hanap na. Kuha lang tayo sa iba. Yan. So, ano na lang kukuha sa mga latest version. Yan. So, dito. Mas madali guys eh. So, kung kukuharap kayo ng resistor na maliit, na fusible resistor, available yan guys sa mga MOSFET. Dito sa MOSFET dito. So, available yan guys dito. Yeah. So, ito.
Try natin to. I think this is the same. So, dito tayo sa magandang kuhan. Dito, ito, ito, ito. Resistor yan, guys. Sukatin natin. Sure, 100% this is a 0 ohms resistor with 12 volts power rail. Yeah, it's correct. It's 0 ohms. This is 0 ohms. Ang lakat ng pan speed nitong ano, Isurex ah. May thermal pad na to? Oh, basta Isurex si Ryan. Meron kayo yung carry yan. Okay, kunin natin siya. Kaya yan. May papasok, magpaparepair. Sino yung magpaparepair? Customer? Ah, may customer. So, may customer tayo, guys. May papasok tayong customer. Okay. So, connect lang natin siya, guys. Okay. Yan. So, try natin siya, guys. Kung okay na. Okay. Sana sana yun lang yung problem. Kasi missing siya. Easy job na naman. Kung nagkataon, guys. This is a easy job. Ano naman. Actually, no display siya kanina. Yun sira dito. Yan. Kasi na-DIY nung ano, may ari yata. Awan. Tapos bagong palit. Pinalit lang kasi ng thermal paste. Pero... Yan, tapos yung tornillo, guys, ay natanggal pa. So, try natin. Tapos yung mga tornillo, guys, na nilagay, mali-mali. Yan, so mali-mali. May customer tayo, guys. Yan, mali-mali yung nilagay, guys, na tornillo. So, yung mga nakalagay kasing tornillo, iba-iba. May mataas, tapos may pandak. Ay, mali, guys, yung pagkakalagay. So, yun yung, ano, daming mali dun sa, ano. So, na-DIY na nga, eh. Tapos may hinang pa dito sa likod. Yan. Ito guys, yung hinang doon sa likod. Ayusin din natin. Kasi pumangit na po siya eh. Ayan, ayusin na po natin. Para isang ano. Ayusin natin to. Okay. So, ayusin natin yung hinang. Kasi hindi maganda yung pagkakahinang ng DIY guys. So, ayusin na natin. Okay, dalawang panghinang para mas the best. Mas mainit, mas maganda. Kasi malaki yung ating ano eh. Yan, mas maganda dalawang panghinang guys. Okay. Okay, it's perfect. So, of course, linisin natin yung plugs. Ganyan pa nag-repair, guys. Hindi iniwanan yung plugs. Ayan. Kasi yung ginagawa ng iba, niniiwanan, guys, ng plugs. So, bad na yun.
sa bad repairing process yun, guys. Hindi maganda. Okay. It's done. Tapos ultrasonic cleaner natin. Papalitan na rin natin yung thermal pad nito para mas the best. Mas maganda. Mas pogi. Okay. So, sana yung problem natin ay solved na. Okay. So, lagyan natin ng pang cool down. Pansamantala. Okay. So, let's proceed for next repair. Let's show something new, something good. Let's power on. Let's power on. Okay. Sana solved na. Para tapos na yung ating problema. Oops! What happened? Oh no! The problem is solved! It's perfectly working! Wow! Nice! It's working! As you can see, the success of repair. Yan, okay na po. So wala na yung ating please power down the PCI connector and plug in ganyan, something like that. Hindi ko na matandaan yung guys. Yan. So, yung mga repair natin. Marami na ako na repair guys sa mga ganun ng mga error. So, minsan, GPU chip din yung sira. Yan. Kasi sa ilalim, mayroon yung connection guys. Ayan. So, yun yung problem natin. The problem is solved. So, let's turn off. Okay. Solved na po ang ating problem. So, go to next repair na po tayo. Okay. Yan. So, mga nagtatanong, ang pila ng repair natin ay 84 person as of today. Ah, 94 na pala. 96 na? Oh no, it's a 96 person as of today. July 4. Ilan? 86 lang ah. Nag 94 ka noon. Pababa din ang kaldo. Ito ah. Ayan guys, so success na naman ang ating repair. So, it's a good news na naman para sa ating customer na via LBC. Malayo-layo pa, awari ko to. 1066GB ASUS. Okay. Ayan. So, 96 person ang nakapila daw. Ayan. So, 96 person ang ating pila ng repair. So, ganyang karami po ang nagpaparepair ng video card dito sa video card repair. Ito guys, so, makapansin nyo. Mga pumupunta dito, pumunta dito to kasi po eh. Si vlog daw natin yung kanyang ano. Pag may time tayo at kaya natin i-vlog, i-vlog natin. Pero ngayon, ngayon lang ako nag-vlog. Yung iba kasi hindi natin binag-vlog. So, yan. So, yung iba pinuporce ako i-vlog. Eh, pero hindi naman pwede. Ganun na pag free time lang natin. Ayan, so, gumawa na ako ng mga dito guys. Eh, kung pansinin nyo yung mga ano natin. So, ano nga natin? Saan ba? Ayan. So, show ko sa inyo. No, saan ba? Bench. Ayan. So, gumawa na tayo ng ano. Ng bagong lagayan. Ayan. DIY lang yan, guys. Tapos yung pila ng repair natin. Ayan, kung mapansin nyo. So, ang hirap naman. Ang hirap naman ito. Ops, wait lang. Wait lang, guys. Pakita natin. Ayan. So, ito yung mga pila ng repair. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Hanggang dito. Sa kabila. Ops, masisira na yung aking camera. Matatanggal na ang ulo. Ayan. So, may lights lang dito. Pero mayroon dyan sa taas. Ayan, pila ng repair. So, ayan po yung pila ng repair natin. Okay, so yun yung repairing process. So, yun, tambak yung si Kay Caldoso. May washing dyan. Ayan, so, ito po si Caldoso, ang ating technician. Okay. Pogi na, malupit pa. Ayan. Single po yan. Single po yan. Ayan. Okay. So, yan ang ating update sa video card repair. Okay. So, magpapaalam na po ang video card repair. So, see you on the next repair. Bye for now!